Okay, good morning na po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, March 9. Ngayon po ay madaling araw. Hindi pa po ako makatulog. At nakita ko po itong post si Daryl Yap 1 hour ago. So kung ngayon ay alas 2:27, nag-post si Daryl Yap. At eto, babasahin ko yung post niya tapos pag-usapan natin. Sabi niya, napakaraming nagme-message sa amin na kapag hashtag Daryl Yap, hashtag made in Malacanang at hashtag martyr or murderer ang content sa FB at TikTok, nalalagyan ng community guidelines, notification, or nagkaka-violation. Ayan yung una. Pangalawa, then yung iba naman, nagulat na lang daw sila na showing na pala ang mom o hashtag MOM o martyr or murderer. Hindi daw nag-appear sa kanila at hindi pa nila napapanood ang trailer. Ayan yung pangalawa. Ha? Kaya sabi ni Daryl Yap, there's something wrong. Vin Sentiments has more than 6 million followers on Facebook alone. Plus Viva, plus the artistas, and my personal FB. Weird. Oh, yan po yung ano, yan po, yan. Yan po yung hindi kita ata. Yan po yung post ni Daryl Yap sa kanyang FB page. At pag-usapan natin. Unang-una, yung nire-reklamo niya. Ah, kapag hashtag Daryl Yap, made in Malacanang, hashtag martyr murderer daw yung content sa FB at sa TikTok, eh nagkakaroon daw ng violation o nalalagyan ng community guidelines notification. So, ano ngayon ang nire-reklamo ninyo? Ano nire-reklamo ninyo? Tingnan nyo yung ano nyo, tingnan nyo yung mga content ninyo. Baka naman talagang may violation. Oh. O talaga namang ano, meron kayong na-violate na community guidelines. Kaya nabibigyan kayo ng notification ng violation. O, kasi imposible, mga kaibigan, na bigyan kayo ng violation, i-notify kayo na meron kong violation ng TikTok at Facebook, kung wala kayong violation. Ha? Ganun ba yun? Ibig sabihin, napaka-bopos itong TikTok at itong FB. Na basta-basta magbibigay sa inyo ng violation kahit wala kayong violation. Oh. I-check nyo yung inyong mga ano, mga content. Baka naman talagang ano, talagang mga tulonggis kayo kaya kayo na nagkakaroon ng violation. Ha? Oh. Ito kasing mga to, sa totoo lang mga kaibigan. Ito kasing mga minions na ito, itong mga tanzombie na ito. Ang gusto kasi nila, walang pupuna sa kanila, walang sisita sa kanila. Ang gusto nila, lahat masasabi nila, lahat magagawa nila, lahat makokontent nila, lahat ng gusto nilang sabihin, lahat ng gusto nilang gawin, walang kukontra. Ganun ang gusto ng mga tanzombie. Gusto nila ganun. Ganun masyadong matataas. Ah, yung mga taong ito, mga intellectual kuno. Ah. Ngayon kapag nagkaroon ng community guidelines, may violation, sasabihin nila, bakit ganun? Oh, pero na-check nyo ba yung mga pinopost ninyo? Na-check nyo ba yung mga ano, mga kino-content ninyo sa TikTok at diyan sa ano, sa Facebook? Oh. Kasi sinisisi nyo FB at TikTok doon sa natatanggap na yung violations. I-check nyo kasi. Wag kasing masyadong magmagaling, gusto niyo na hindi kayo masisita. Kapag nasita kayo, iyak kayo. Sabihin nyo, bakit ganun? Bakit ganun? Ba't ganun Daryl Yap? Ba't ganyan-ganyan? Oh, tapos ito pa. Ang sabi, yung iba naman, nagulat na lang, na showing na pala yung mom, hashtag MOM. Hindi daw, hindi raw nag-appear sa kanila yung trailer at hindi nila alam na showing na pala itong hashtag MOM o itong martyr or murderer. Oh, kung hindi nakarating sa inyo yung trailer, ibig sabihin, kasalanan ng Facebook. Kasalanan ng TikTok. Kaya hindi napunta yung ibang ano, yung trailer dun sa ibang tao. Hindi nag-show dun sa kanilang Facebook account. Ganun ba yun? Gusto niya ba mangyari pagka-post ninyo? Ilalabas yan sa buong ano, sa buong mundo, sa Facebook ng buong mundo? Ganun ba gusto niya mangyari? Aba, matindi kayo. Matindi to si Daryl Yap kung ganun ang gusto niya. At sinasabi niya, 6 million followers daw yung ano, Vin Sentiments, Viva, Artistas, bakit lahat ba yan nanonood? Oh, lahat ba yan tumitingin sa Facebook?
lahat ba yan nanonood ng TikTok? Pwedeng isang beses lang nanonood dyan, nakita niya lang, oh. O kaya nung eleksyon o nung gumawa ka ng pelikula, nag-ano sa'yo, nag-follow. Pero hindi naman ibig sabihin, no, regular silang nanonood. At gumagamit ng Facebook at ng TikTok. So, hindi mo pwedeng sabihin na pagka-upload ng 20 sentiments ng isang post o ng trailer ng ano ng Martyr or Murderer, dahil 6 million sila, gusto mo 6 million agad ang makakapanood. Ganun ba yun, Larry Lap? Akala ko ba matalino ka? Ano ba naman yan? Hindi ganun yan. Kunyari, halimbawa, ito si Daryl Lap, may 2 million na subscribers o followers sa Facebook. Halimbawa lang, di ko alam kasi kung ilan followers na, check ko nga. Kung ilan, 739,000 followers. Akala niya ba, pag nag-post siya, kagaya ng post niya na to, itong one hour ago, automatic, lalabas dun sa Facebook, ano, account ng 739,000 followers. Ganun ba yun? Hindi, kasi depende yun dun sa kanilang notification, dun sa kanilang settings. Hindi ba? Hindi naman porke nag-follow sa'yo, mag-notify na agad dun sa ano, dun sa nag-follow sa'yo eh. Tulungis ka rin. Alam mo, matalino ka. Ha? Tapos, ito raw, pati yung trailer ng ma'am. Hindi raw nila alam na showing na pala. O, ba't sisisihin mo Facebook? Ba't sisisihin mo TikTok? Ha? Ibang klase talaga itong mga kaibigan, grabe. Gusto nila pagka-post sila, lalabas sa ano, sa buong mundo. Lalabas lahat dun sa mga may hawak ng naka-open na Facebook. Gusto niya lalabas agad. Hindi naman ganun yun eh. Sus naman yan. Eto, magbabasa tayo ng ibang comment. Ha? Basahin ko lang ibang komento. Meron pang mga nagsasabing ano eh. Eto, si ano, si ito, artista to eh. Si Orig Beverly Salviejo. O sabi niya, Nyets, sinisikil. Anong sinisikil? Sino nagsisikil sa inyo, Facebook? Kalokohan naman yung pinagsasabi ninyo. Anong sinisikil? Ito, real talk tayo. O real talk, mga kaibigan. Sino ba sa lahat ng grupo? Sabihin na natin, pula. Kayo pula. Ito pula to. Sa lahat ng grupo, sa pink, sa blue, sino ba ang pinakamayaman? Sino ang pinakamaraming pera? Sino ang pinakamalaki ang impluensya? Di ba kayo? Kayo mga pula? Sino ba may hawak ng gobyerno? Di ba kayo mga pula? Sino ang maraming pera? Di ba kayong mga pula? Sino bang may ano, napakaraming troll army? Sino ba may troll army? Sino bang umami na may troll army? Kayo. Kayong mga pula. Etong, hindi ko alam, hindi ko bisado yung pink. Pero sa tingin ko, hindi kaya ng pink na tapatan yung kakayanan ng pula. Mas lalo na yung blue. O mas lalo na yung ibang kulay. At hindi nila gagawin yan. Saka, ano ba naman to? Sinisisi nyo yung ibang grupo dito sa nangyayari sa inyo. I-check nyo kasi yung mga content ninyo. Baka umaabuso na kayo. Baka akala nyo walang sisita sa inyo. At akala nyo lahat ng gusto nyo i-post, mapopost ninyo at hayaan lang kayo ng Facebook at ng TikTok na gawin yung gusto nyo. Di ba? Tapos, meron pang mga ano, mga parang paniwalang-paniwala kay Daryl Yap dito eh. Ito raw. Ayan. Same here direct. May sinishare ako. May notify FB sa akin. Kasi nga mga kaibigan, pag may sinishare ka, magno-notify ang Facebook sa'yo kung merong violation yung sinishare mo. Siyempre, hindi yan masishare. Sisisihin mo yung ano, ibang grupo. Sisisihin, sabi nga ni Beverly. Ito rin, tulongis dito eh. Sinisikil daw. Sino sisikil sa inyo? Baka kayo ang naninikil. Kasi kayo ang may pinakamaraming ano, kumbaga bataan, hawak nyo nga eh, di ba? Marami kayong minions. Tapos ituturo nyo yung katulongisan ninyo, yung mga pagkakamali ninyo, yung mga violations ninyo, ituturo mo sa ibang grupo. Mga tulongis talaga to mga to eh. Ha? Ito pa. Ito. Feeling ko talaga bias itong FB. Paano naging bias ang FB? Di naman Pilipino yung may hawak ng FB. Ano ba naman to mga to? Pilipino ba may-ari ng FB? Para makisali sa awayan ng pula at ng pink at ng blue? Sa politika ng Pilipinas. Ano ba pakialam nila sa politika dito sa Pilipinas? Ano pakialam ng FB sa inyo?
Ano pakialam ng TikTok? Ang importante sa TikTok, makilala kayo ng China. Diba? Yung TikTok sa China yan eh. Sabi nga nila, ginagamit nilang pang-spy yan. At kapag naglagay ka ng mga personal details mo dyan sa TikTok, may malalaman nila yung mga detalye. Ginagamit nila yung mga impormasyon na yan para para makapag-spy sa mga tao. Sabi natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Kapag may TikTok account ka, di mamamonitor ka nila, kilala ka nila. Pero wala silang pakialam sa awayan nyo ng pula at ng pink at ng asul. Wala naman anong pakialam ng TikTok sa inyo. Ha? Tapos sinasabi itong Tolonges na to, bias daw itong FB. Kasi ilang beses ako na-warningan at na-delete ang comment pag against sa pinks at sinabi ko kahit very mild lang. Di tulad ng comments ng pinks na nilalait na hanggang atay balon-balon. Pero sasabihin ni FB, wala daw silang nakikitang nalabag sa rules nila. Hindi totoo to, mga kaibigan. Imposible na ma-warningan ka kung maganda sinulat mo. Kalokohan yan. Ako naman bagitin yung pangalan itong Tolonges na to. Kalokohan yan. Sabihin ng FB, ba may violation ka? Sabihin ng FB, hindi ka pwede comment. I-delete nila yung comment mo. Kahit maganda yung comment mo, kalokohan yan. O baka naman may previous ka ng mga comments na nag-violate ng community standards ng o guidelines ng FB. Kaya binabantayan nila yung mga comments mo. Tapos sasabihin mo pa na gagamitin mo pa yung mga pink. Sasabihin mo, pag sila nag-comment, hindi sinisita ng FB. Kalokohan yan. Fake news to, tong Tolonges na to. Ang dami eh. Sinisisi nila yung pink dito sa nangyayari sa kanila. Wherein, mga kaibigan, ito lang ha. Wherein ang totoo. Kaya ka nagkaroon ng violation at nawawarningan ka ng Facebook at ng TikTok dahil kalabag-labag yung pinopost mo o yung content mo. Kasi imposible magkaroon ng violation ng FB account mo kung maganda ang nilalagay mong content. Kayo mga Tolonges na mga minions, huwag nyo kaming pinagluloko. Kasi sa totoo lang, ang merong kakayanan na gumawa ng ganyan, gagaya ng iniisip ninyo, ay kayo. Kayo yung maraming pera. Kayo yung maraming impluensya. Kayo yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kayo ang umami na meron kayong troll army. Tapos sasabihin ninyo, kagagawan to na ibang grupo. Kalokohan. Kaing-ingan nyo yan. Ayusin nyo yung post ninyo. At baka naman yung profile ninyo, halatang-halata ng Facebook na troll. Kaya kayo nababan, kaya kayo nababiolate. Biruin nyo yung Facebook profile ninyo. Walang picture. Gagawa lang kayo ng bago, tapos magko-comment, tapos magre-reklamo ka. Gamitin mo yung totoong Facebook account mo. Kasi ang problema sa inyo, ewan ko kung swelduhan kayo 15 katapos kayong mga troll. Kaya yung picture nyo, hindi nyo pinapakita mismo dun sa account ninyo. Talaga mababiolate kayo. Meron kayong violation yan. Mahigpit ng Facebook. Dapat ilagay nyo yung totoo nyong pagkatao dun sa inyong profile. Puro kayo troll . Tapos kayo magre-reklamo kayo kapag sinita kayo ng Facebook. Mga Tolonges pala itong mga to . Sure, ayusin nyo yung content nyo, ayusin nyo yung profile nyo, magpakilala kayo kung sino kayo. Puro kasi kayo tago-tago dyan sa sayan ng mga mga amo ninyo . Kaya Daryl Yap, gamit-gamitin mo rin utak mo paminsan-minsan. Natatakot kasi ito si Daryl Yap sa sarili niyang multo. Natatakot ito mga pulahan sa kanilang sariling multo kasi ginagawa nila yan. Kaya pag nangyari sa kanila, nagtuturo ngayon sila, ito may gawa niyan. Diba? Kasi sila mismo gumagawa ng ganun . Pero ang totoo, kaya sila nagkaka-violation dahil sa profile pa lang, troll na ang dating. At syempre trabaho nila manira ng manira. Pag nagpost ng isang comment, maninira. Tapos kapag sinita ng Facebook, iiyak. Tuturo. Sabihin, tinitira ako ng ganito. Pero totoo sila. Sila may kagawa ng mga violations na dumadating sa kanila . Di ba? Nako. Ay, mga style nyo. Mga Tolonges to, mga pulahan na to.
Ha? Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.